Narito pa rin po tayo sa Lahad Datu, Sabah, kung saan nagpapatuloy nga po ang operasyon ng Malaysian Forces laban sa mga miyembro ng Royal Army of Sulu. At sa pinakahuling ulat nga po ng Reuters, nasa may anim na po na ang patay. Base rin po ito sa impormasyon ng gagaling sa Malaysian Forces. Makakasama po naman natin si Susan Enriquez sa may Army Headquarters sa Fort Bonifacio sa Taguig para po sa update. Kaugnay pa rin ng mga Pilipinong bihag naman ng Syrian rebels sa mga miyembro po ng UN Peacekeeping Force. At mamaya nga po ibibigay ni Susan ang update kaugnay ng balitang yan. Samantala, mula po dito sa Lahad Datu, Sabah ay nakita po natin ang mga helicopters at aeroplano ng Malaysian Forces na walang tigil sa pag-iikot dito upang i-monitor ang isinasagawa nilang operasyon. Kanina nga po ay may mga impormasyon mula sa kampo ng Royal Army of Sulu na patuloy ang ginawang pambobomba kanina, bagamat ayon kay Rajamuda Agbimuddin Kiram ay nasa maayos pa rin ang kanila kalagayan, bagamat dalawang araw na raw silang hindi kumakain. Guerrilla tactics ang kanilang ina-apply sa ngayon, kung saan eksperto po yung karamihan sa mga miyembro nila. Pero sa pagkakataong ito ay nananatili po yung kanilang inaalok na fire, pari na hindi naman ganong pinapansin ng pamahalaan ng Malaysia. Bukod po dyan ay patuloy pa rin po ang gapila ng GMA News na magkaroon ng pagkakataon na ma-cover yung mga press conference sa nakalipas sa mga araw, dahil pinababawalan po tayo na mga Pilipino na miyembro ng media na makapasok dito sa kanilang press conference. Kanina nakausap ko po yung mismong operations officer ng Sabah Police na siya po nangangasiwa sa operasyon dito sa Lahad Datu. At ayon po sa kanya, accreditation daw po ang kailangan. Pero yun nga po ang siste, sa nakalipas na dalawang linggo ay isinalang na po o inihain na po ng GMA News yung request para sa accreditation, pero wala rin pong sagot itong Malaysian government kaugnay ng press accreditation ng inyo pong lingkod. Bukod po dyan ay ilan din pong request ang inihain ng ating pamahalaan, kabilang po dyan yung permiso ng Navy o Philippine Navy na makapagdaong dito sa Sabah. Nang sa gayon ay masundo po yung ibang mga Pilipinong nais umuwi. At ng Malaysian government ay isuko na muna ng Royal Army of Sulu ang kanilang mga armas. At ito lamang ang isa sa mga sinasabing pagpapahinto sa naturang operasyon nila. Pero ang problema, wala nga pong sa ngayon ay dinigit pa rin ang Royal Army na kailangan muna silang mapakinggan kaugnay ng kanilang demand sa Sabah claim upang magkaroon ng mapayapang resolusyon o magkaroon ng pag-uusap dito pa rin sa usaping ito. Kanina po nakita rin natin yung ginagawang pag-resupply pa rin ng mga sundalo sa may Tandu Village. Ito yung isa sa mga sentro ng operasyon at track-track na mga tubig, mga pagkain ang dinadala po doon mula po dito sa Kabayanan, dito sa Lahad Datu, papunta doon sa mga areas kung saan po nag-ooperate. At yung ibang mga residente po, yung mga local, ay naka-infill pa rin. Kasi wala ang ginawa muna nilang kampo ng militar. Patunay lamang na talagang intensified. Ika nga po yung operasyon ng mga sundalo at tulis dito laban sa mga miyembro ng Royal Army of Sulu. At bilang konteksto po, ay nananatili nga pong intruders o invaders ang pananaw ng mga otoridad at ilang mga residente sa mga miyembro ng Sulu. Yung dito po ng kanilang claim sa Sabah ay sila na tatakpan at ang maliwanag para sa mga otoridad. Sila'y pumasok dito, mga nag-trespass, at kailangan silang lipulin dahil sila ay armado. At ang idinudulot nila ngayon ay isa sa pinakamalaking security crisis or security threat sa Malaysia sa mga panahon ito. Puntahan po muna natin si Susan mula sa Fort Bonifacio sa Taguig. Kaugnay pa rin ng update sa 21 ng mga Pilipinong binihag ng Syrian rebels mula po sa Golan Heights, dyan po sa may dulong bahagi ng Israel. Susan?